Okay guys, sa video ng ito, tuturuan kayo paano i-reset ang inyong PLDT Home DSL router. Kaya stay tuned na kayo guys. Pero bago yan guys, please subscribe to my channel. Then, ring mo na rin ang bell para sa mga susunod na video. Thank you. First, need natin is yung imperdible guys. Kahit anong matuturis sa bagay guys, kailangan natin to para doon sa reset button. Pero mag-ingit kayo sa paggamit ito guys. Tapos, ang gawin natin is itaob lang natin yung router natin. Yan. Tapos hanapin nyo yung reset button. Yan guys, ito yung reset button. Ang iba kasing ginagawa nito guys, ginagawa nila is pinipindot lang nila yan guys. Mali kasi yan. Tingnan nyo, break natin si dati. Walang nangyari guys, diba? Kasi pindot lang nila yan. Ibalik natin ulit. Yan, tamo. Wala, diba? Taob ulit natin guys. Ang kailangan dito is press and hold guys. Magbilang kayo hanggang 20 seconds. Tagkatapos, pag natapos na yung 20 seconds, ang gawin nyo is i-release nyo na guys. Hintayin nyo matapos yung 20 seconds, then release. Then, mapapansin nyo sa mga ilaw guys, is nagra-random sila guys. Tignan nyo. Mapapansin nyo. Yan guys. So, nag-iiba-iba sila ng presto. Yan. Nawala nyo sa internet. Ang gagawin nyo dito is hintayin nyo lang bumalik sa dati guys. Yan. Hintayin nyo lang umilaw tong internet. Yan. Patient lang guys kasi talagang ganun talaga pang magre-reset kayo ng modem or router nyo. Yan. Once na okay na guys. Yan, okay na. Once na okay na, log in tayo sa ating computer. Okay. Yan guys. Enter nyo yung username nyo. Is, alam naman natin is default natin is admin. Admin. Then, ang password natin is 1234. Login. Yan. Tapos, pasok nyo yung password nyo. Kahit ano guys, depende sa inyo. Basta yung madaling matandaan guys. Kasi pag nakalimutan nyo, i-reset nyo siya guys. Yan. Then, retype nyo ulit. Then, apply changes. Dahil nga ni-reset natin yung modem natin guys, naka-default password siya kaya madali siyang ma-hack ng mga hacker guys. Yan. Kaya punta tayo sa setup. Then, lagyan lang natin itong SSID natin para hindi siya maging default. Kahit ano guys, depende kung anong gusto nyo. Then, yung password din natin. Yan. Apply changes mo na pala. Tapusin lang natin itong 20 seconds. Kaya pag magre-reset nga pala kayo guys, is kailangan palitan nyo yung password nyo tsaka yung SSID nyo kasi naka-default yan. Madali yung ma-hack ng mga hacker. Yan. Once natapos na yan guys, pindutin nyo yung save. Yan. Para forever na siya. Then, yung password naman natin. Palitan natin. Mali. Setup muna pala. Then, security. Tapos, type nyo lang dito yung password na gusto nyo. Sa akin is ito guys, itim ang buhok ko, di ba? Unique, mahirap pulaan yan guys. Then apply changes, then ganun ulit, tapusin nyo ulit yung 20 seconds. Once na natapos na, huwag nyo kalimutan i-save guys para kahit patay nyo yung router nyo is naka-save pa rin sya, naka-forever sya guys. Yan, save. Yun guys, ganun lang guys, mag-reset ng inyong PLDT Home DSL. Hope may natutunan kayo sa video na to. Please subscribe to my channel. Maraming salamat po. Then, bye.